Mabuhay! This is Teacher Bea and welcome to my channel. Kamusta teachers? Panigurado tayo po ay nangangarag ngayon sa ating classroom observation number 2. At syempre narito na naman po ako para i-share sa inyo ang aking activities, ang aking lesson or ang aking presentation para sa aking classroom observation. So by the way, until now hindi pa rin po ako nakakapag pa-observe pero I am already ready. Naka-ready na po ang lesson plan ko, naka-ready na rin ang presentation, naka-ready na rin po ang mga students sa mga possible activities namin for this classroom observation. Pero disclaimer lang po, hindi ako nagbibigay ng presentation ng lesson plan copy sa mga teachers. So syempre ito po ay sarili kong gawa at sinishare ko lang po ito sa inyo. Pero sana, syempre mag-effort din naman po tayo na gumawa ng sarili nating presentation at ng sarili nating lesson plan. So the purpose of this is just to share kung paano ko po i-execute ang lesson na ito. So ito ang aking first slide, as you can see. Gumamit na po pala ako ng Canva, pero syempre wala pong internet connection sa school or sa bawat building sa school namin. So kinonvert ko na lang po ito sa PowerPoint. So ito po ang PowerPoint na meron ako. The next, wait lang, ayaw niyo mag-play. Yan, syempre umpisahan po natin ang ating discussion sa pamamagitan ng isang panalangin. Very important yan sa aking head teacher. So kahit pa last period pa yan ng section na tinuturuan ko, kailangan lagi daw tayong mayroong prayer. So next, after ng prayer, maganda mag-assign na rin tayo ng student na mag-lead ng prayer para wala nang magreklamo na bakit sila ang pinili. Next, syempre formal greetings lang, magandang umaga sa mga estudyante and of course sa ating head teacher or kung sino man po ang mag-observe sa atin. Huwag na huwag po natin kakalimutan ang mga taong mag-observe sa atin. There are some cases na yung principal ay pumapasok din sa classroom during the observation, so kailangan ready po tayo for that. So huwag natin kakalimutan ipabati sa mga bata. Next, after ng formal greetings, let us proceed sa mga reminders. Since sa classroom observation number 2, indicators 1, 2, 3, and then 7, 8, 9 ang mga kailangan po natin. Kasama po doon yung safe environment or something like that. So kinakailangan natin ng mga reminders. So kinakailangan natin i-remind sila ulit regarding sa ating mga class rules and etc. etc. So we need to check first attendance. So in my case, I have a secretary per group. So sila po ang magta-thumbs up na lang kung sino po ang absent or kung meron mga absent, thumbs down tayo, then sasabihin po kung sino, then ipapaano natin sa kanilang attendance. Next is we have the recitation. So in my case po kasi, napapractice po namin ng mga bata yan na bawat leader at bawat secretary, nililista po nila ang kanilang mga recitation. Yung recitation ng kanilang group meets, pati rin po syempre si leader at secretary. So alam na po nila yan kung paano yan gagawin. So nire-remind ko lang po sila regarding sa quota or ilang recitation ang kailangan nila for that quarter. So, in fourth quarter, syempre, I am requiring them na magkaroon ng 40 recitations. Syempre, ilang months din mag-meet, tapos hindi ka magre-recite. Sayang naman ang araw na pumapasok ka. And then, the hand signals, yes, hand signals. So, kailangan natin sabihan yung mga bata kung paano sila magre-recite. And may mga bata pa rin talaga na kahit sabihin natin, especially in grade 7, kahit sabihin natin na classroom observation at meron mag-observe, biglang may mga lalapit dyan na, ma'am, inihina po ako. So, kailangan natin ipakita sa mga bata kung paano yung hand signals. And sana, hindi lang po ito during our observation. Napapractice din sana natin ito, even sa mga regular classes natin. Then after the reminders, proceed tayo sa balitaan. So lagi po nating tatandaan, no, sa Araling Panlipunan, ito po ang naiiba sa atin pagdating sa ibang subjects. So meron po tayong mga balitaan before we proceed sa ating discussion. So sana, maka 5 minutes lang po tayo dito sa ating, anong tawag ito, balitaan. So ito po ang mga tanong bago natin i-present ang balita para syempre makapag-prepare sila ng kanilang mga answers or makuha agad nila yung sagot base doon sa balitang kanilang napanood. Ano ang nilalaman ng balita? Basahin na lang po natin yan. Since it's all about beauty pageants, so saan ayon po ba sila para sa mga kababaihan na sumali sa mga beauty pageants or ipagpatuloy ang mga beauty pageants na yan? Syempre, di ba until now, pinagdedebatihan natin yan. So kahit na grade 7 pa rin, grade 7 pa lang sila, hayaan natin silang magkaroon ng pag-a-analyze sa ganitong klaseng situation. So ito lang naman po yung balita. Hindi ko na po siya ipi-play kasi baka makapiright po tayo. So 1 minute lang po ito. Kinat ko yan kasi medyo mahaba yan. Galing po ito sa 24 oras. So balita lang naman po ito tungkol sa bagong Miss Universe ng Pilipinas. So si Michelle D. Ayan. Again, kinat ko lang po itong balitang ito kasi para mga 3 minutes ata to or 4 minutes. So since ina-assume ko na 5 minutes lang yung balitaan, kailangan ko talaga siyang ikat. So next, after that, balik po tayo ulit ito sa mga tanong at hayaan na po natin ang mga batang sumagot dito sa mga tanong na hinanda po natin sa kanila. Then after ng balitaan, proceed na po tayo sa ating recap.
Siyempre, mag-recap po tayo. Ang recap natin ay tic-tac-toe. So, familiar na po ang mga estudyante ko regarding tic-tac-toe. Alam na nila kung ano yung mga letters. We have letter X and we have letter O. So, in my case, since I have four groups sa bawat section na hawak ko, pinagsama ko muna si group 1 at si group 2, magkakampi muna sila. Si group 3 at si group 4, magkakampi din sila. So, si group 1 ay letter X, si group 1 and 2 letter X, si group 3 and group 4 ay letter O. So, punta po tayo dito. Here in tic-tac-toe, I will be using another PowerPoint. Pero para hindi na po ako mag-open ng iba't ibang mga slides, ang ginawa ko po ay hyperlink ko na siya. So para hindi na po ako mahirapan mag-open pa or babalik pa ako sa basta. So ito po yung template ng tic-tac-toe. Gawa ko lang din po ito. Ayan. So dito po sila magsusulat ng or magta-type ng letter na naka-assign po sa kanila. So bago sila syempre mag-type ng kanila pong answers, ng kanila pong letters, make sure na tama muna ang kanilang sagot dito sa mga tanong na naka-ready. So meron po ko dito mga 8 letters na naka-ready. Sana ay matapos namin ito sa loob lamang ng 5 minutes. So let us say, gusto po ng bata na napili ko sa group number 1 ay number 2. Number 2 question, sorry. Siya ang namumuno sa North Vietnam upang makalaya sa kamay ng mga French. Sino po kaya ito? Then lipat po tayo dito sa slide. Ayan. Then, balik ko tayo ulit dito para i-type natin. So, kagaya na sinabi ko, group number 1, ang pinili ko. So, letter X yung kanila. So, lagay natin yan dyan. Next, paano naman kaya ang group number 2? Anong bansa sa sila ang Asia ang nanakop ng kapwa Asyano dahil sila ay naniniwala na ang Asia ay para lamang sa Asia or para lamang sa mga Asyano? So, kapag tama ang sagot ng bata, ayan, Japan. Then, click here tayo. Hayaan po natin ulit ang bata. So, let us say, group number 4 naman ang napili ko, which is naka-assign sa kanila ay O. So, yan. Yan. So, hindi ko alam kung bakit hindi yan nawala. Pero, nawawala po dapat ito, yung mga numbers na napipili na po nila. So, let us try number 5. Tingnan natin. The capital city ng Vietnam ngayon. So, the capital city is Hanoi. So, tingnan natin. Sana nawala. Ay, hindi siya nawala. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, I need to recheck this template kung bakit hindi siya nawawala. So, sabihin natin ang nakasagot ay group number 2. So, letter X din po sila. Then, so on and so forth. No, tuloy-tuloy po yan. So, kung halimbawa, eh, group number 1 naman po ulit ang nakasagot, then X, okay, automatic panalo na po si group number 1 and 2. So, meron ako ditong reward. So, ang reward po nila is lahat ng student na present during the recap ay makakatanggap ng tag-iisang recitation. So, ililista po yan ni leader. So, kahit hindi ako magbigay sa kanila ng foods, ng candies, it's okay. Kasi meron naman po silang ibang reward. Next, pero it's up to you if you want to. Sorry, nababahing ako. Sorry. Next, after the tic-tac-toe, let us proceed sa ating connection na ng ating bagong discussion. So, let's compare. So, magkakampi po ulit si group number 1 and number 2. Hindi man totally magkakampi. Magkasama po ulit si group number 1 and 2, si number 3 and number 4. So, ang mangyayari po ay, ang pangkat-una at pangkat-dalawa, sila po ay gagawa ng mga sitwasyon or ng mga pangyayari sa buhay ng mga kababaihan noon. Tatlo lang po ang isusulat nila para mabilis, no? Kahit na sila po ay magkapareho ng topic, si group number 1 at 2, pati rin si pangkat 3 at 4, kahit pareho po sila ng topic, hindi po sila dapat gagawa ng iisa sa isa lamang na kartulino or sa isa lamang na band paper or etc. kung saan man nila ito pwedeng isulat. So, magkabukod pa din sila ng sasagutan para syempre lahat ay magpo-function, lahat ay mag-share. Ang hirap kasi kapag huge or pangkalahatan na grupo ang magsasama, lahat talaga, iilan lang doon ang magpa-participate. So, maganda pa rin na kahit pareho sila ng topic, magkaiba pa rin grupo ang gagawa. At hindi rin naman po ito required sa COT number 2 na differentiated ang activity. So, wala naman tayo magiging problema dito. So, bibigyan lang natin sila ng, hindi ko po nalagyan, bibigyan lamang po natin sila ng ilang minuto para ito ay kanilang gawin. Sorry, on the spot ko po itong i-insert. Insert natin ng 3 minutes. Let us say 3 minutes. Sana by 3 minutes natapos nila ang activity. Okay. So, meron na silang 3 minutes. So, dapat ito ay mga sana kung kakayanin. For sure, in less than 3 minutes, matatapos po nila ang activity na ito. So, pakita natin ang template. Sabihin ko sa bata na mag-drawing sila ng picture ng isang babae. Pwedeng ganito. Kung marunong talaga silang mag-drawing, pwede rin namang stick girl? Stick woman. Kung hindi po nila kakayanin. Siyempre, hindi naman yung stick woman. So, depende na lang kung paano nila mag-drawing. Basta mag-drawing sila ng babae at maglalagay sila ng tatlong sitwasyon. So, meron ako dito. Isa, dalawa, tatlo. So, pwedeng ilagay nila ano yung mga sitwasyon ng mga kababaihan noon. Sila ay hindi pinapayagang bumoto. Sila ay hindi pinapayagang matutong ay pumunta ng eskwela para magkaroon ng formal education. Hindi sila pinapayagan na mamili ng kanilang mapapangasawa kasi base sa mga cultures nila, they have the so-called fixed marriage. So, hindi sila pwedeng sumuway sa ganong klaseng kultura. Ang mga kababaihan naman ngayon ay malayang pumunta sa COMELEC para magparegister ng kanilang pangalan at makaboto.
Yes, pwede rin po silang pumasok sa politika. Pwede maging leader, pwede maging teacher, yan, pwede po yan. Bahala po ang mga bata dyan kung ano man ang isusulat nila. So, hayaan din po natin ang mga bata na basahin ang kanilang gawa, pero para hindi po tayo matagalan, hayaan lang natin silang basahin at huwag na pong ipaliwanag kung ano man ang kanilang mga pinagsusulat noon. Kasi nga, 5 minutes lang dapat itong activity na ito. Next, after that, syempre, i-reveal po natin sa mga bata. Sa tingin ninyo, ano kaya ang magiging talakayan natin ngayong araw? So, mahuhulaan na po na agad ng mga bata yan na ito ay patungkol sa mga kababaihan at alam na rin nila agad kung anong region. Siguro, depende na lang din yan talaga kay teacher kung binabanggit ni teacher ang mga topics, especially mga region sa Asia. So, since ang third quarter, alam nila na ang focus namin ay Timog at Kanluran. Dito naman sa fourth quarter, from first topic hanggang sa third topic talaga binabanggit ko sa kanila na ang focus namin na region ay Timog Silangan at Silangang Asia. So mababanggit at mababanggit po nila yan na kababaihan sa Timog Silangang Asia at Silangang Asia ang aming pong talakayan. Then next, after that, let us proceed sa next slide. Babasa po natin ang layunin. Meron lang po akong tatlong layunin dito. After that, tayo po ay mag-proceed sa discussion. Ipakita natin sa bata kung ano po ang napapansin nila sa larawan. So syempre may vote. Ma'am, ang mga kababaihan po ay nakakaboto. Ma'am, base po sa larawan, kahit anong kultura, kahit anong relihiyon, maaari na pong bumoto sa panahon natin ngayon. Yan yon. The next, after natin ipa-explain sa bata kung ano yung mga nakikita nila, punta ngayon tayo dito sa definition ng suffrage. So, women's suffrage. So, sabihin natin na mga kalalakihan ay noon pa lang ay malaya na nakakaboto, malaya na silang makapaglabas sa kanilang saloobin kung sino ang gusto nilang iboto sa politika, kung sino ang gusto nilang iboto bilang isang leader sa isang kumpanya, sa isang bansa, sa isang barangay, etc., etc. Then, i-explain din natin na ang mga kababaihan sa Silangan at Timog Silangang Asia ay hindi nabigyan ng pagkakataon na makaboto noon. So, balit, kagaya ng nararanasan natin ngayon, ang mga magulang natin, ang nanay, ang kapatid na babae, si lola, si tita, lahat po sila ay nagkakaroon na ng karapatan na bumoto. Atin pong alamin kung paano nagkaroon ng karapatang bumoto ang mga kababaihan sa Timog Silangang Asia at sa Silangang Asia. So yan, meron po tayong Concepcion Felix. Explain po natin yan kung sino man po siya at anong naging ambag niya sa Pilipinas. Next, Cura Villanueva Calau. Explain din po natin yan. Next, ano pa ba to? Actually, lima po ito. Limang kababaihan na nasa Timog Silangang Asia. Pero ang nakalagay po doon sa ano ko, no, Silangang Asia. Kasi may continuation pa yan ang discussion namin next week. Next meeting. Na ipakikilala ko naman sa kanila yung mga nasa Silangang Asia. Then we have Kartini, Megawati Sukarno Putri, ayan, meron din po tayo dyan. And of course, Corazon Aquino. Then next, syempre ang kauna-unahang presidente ng babae ng Pilipinas. Next. Hindi po ako dilawan ha, pero let us appreciate na siya talaga ang kauna-unahang presidente ng babae ng Pilipinas. Next, after that, syempre medyo nabuboost na yung confidence ng mga babae natin, yung mga estudyante nating lalaki na may mga babae talaga gumawa ng paraan para ang mga babae ngayon ay magkaroon ng posisyon sa politika at magkaroon ng boses sa lipunan. So ipakita po natin ito since nakalagay sa ating CO sa ating classroom observation tool, yung mga indicator, ano bang indicator yon? Sorry, maingay sa labas. About numeracy and literacy. So yan, numeracy natin. Ay, ang ingay ng aso. Shh, Juby. So ipatingin lang po natin sa bata, ipa-analyze kung ano napapansin. Ang gray ay lalaki, ang orange ay mga babae. Ano po ang napapansin natin sa larawan na ito? Itong mga pamprosesong tanong, ano ang nilalaman ng larawan? Naniniwala ka ba na mas lamang ang mga leader na lalaki kesa sa mga babae sa kasalukuyan nating panahon? At letter B, paano natin mapapatunayan na ang mga babae ay may kakayahan ding mamuno? So pwede akong magtawag dyan ng mga estudyante ko na babae na nagli-lead sa klase ko, nagli-lead sa iba't ibang subjects nila. So after po natin dito sa data, then after nila masagutan ng pamprosesong tanong, proceed na po tayo sa another activity. So yung another activity po natin ay jamming session. Gustong-gusto po ito ng mga grade 7 students. Yung kanta na nilagay ko po dito ay kanta ni Lady Gaga, Born This Way. Then syempre, right after singing the song, kailangan natin siyang i-interpret. So i-interpret po mismo ng mga bata kung ano yung pagkakaintindi nila sa kanta, ano ang connection nito sa kababaihan namin na topic, and meron po mga questions. So yan, tungkol saan ang awitin, sa iyong palagay, anong ibig sabihin ng don't be a drag, just be a queen. Then next, after nilang ma-share kung ano man ang nilalaman ng kantang ito at masagot ng ilang mga tanong, punta na naman tayo sa another activity. Ito yung complete the sentence. Ang katayuan at pinagdadaanan ng mga kababaihan noon sa sinaunang lipunan ay talagang mahirap kung kaya't bilang isang mag-aaral ay ipapakita ko ang paggalang sa pamamagitan ng blank.
maganda siguro kung yung mga lalaki ang pasasagutin po natin sa ganitong klaseng activity. Then after that, after ng complete the sentence, magkaroon tayo ng tama or mali. Ang tama or mali ay isang game na naman po since assessment po ito, no? So assessment siya na oral. So mag-oral quiz ang mga bata and as a group or as a section. So another template po ito, pero since naka-hyperlink yan, magka-flash naman siya agad. Sana naririnig ang boses ko kasi medyo malakas yung music na meron ako. Then, once na okay ang template, let us click the word start. So, gustong-gusto talaga ng mga grade 7 students na may mga music background, yan, mga something like that. So, hayaan po natin ang mga batang pumili ng mga numbers na gusto nila. So, let us say gusto nila ang number 1. Papuntayin natin sa unahan, then sila pong bahalang pumindot. Si Gloria, Makapagal Arroyo, si Gloria Arroyo, ang unang babaeng presidente ng Pilipinas. Tama or mali? Hayaan din po natin sila ulit mag-click. So kung ang sagot ng bata ay tama, tingnan nga natin kung tama ba talaga ang sagot sa unang pangungusap. Mali. Mali ang sagot na tama. Mali dahil sino ba ang unang presidente? So tawag tayo ng ibang estudyante to answer the question. Then next, pag nasagot na po natin, tawag tayo ulit ng another student. And as you can see sa ating template, yung number na nawala ay yung number na na-click ay nawawala na po automatic. Next, ito naman tayo sa number 5. So, kung number 5 ang gusto ng bata, si Concepcion Felix ang nagtatag ng Asosasyon Feminista Filipina. Tama or mali? Kung sabihin natin ang sagot ng bata ay mali. Ito, mali daw ang sagot ng bata, mali daw ang pangungusap. So, tingnan natin kung mali ba talaga ang sagot dito sa ating pangungusap. O, mali. Mali dahil ang pangungusap na binahagi ay tama. Tama ang pangungusap dahil si Concepcion Felix ang nagtatag ng Asosasyon Feminista Filipina. The next. So, right after the template na tama or mali, click lang din po natin ulit ang escape sa ating keyboard, sa ating laptop, or iyong ESC, then proceed tayo sa another activity. So, takdang aralin. So, bago ako nagpapakwiz talagang, pinapakita ko muna yung takdang aralin kasi nawawala na sila sa isip kapag natapos na ang quiz. Excited na silang maglipat agad ng mga ng upuan. So ito yung kanilang takdang aralin, magdala ng larawan, nakilalang babae sa silangan at yung magsilangang Asia na gumawa ng paraan para maging parte sa politika ang mga kababaihan. So hanapin ko nila yung mga impormasyon aside sa larawan. Number 1, pangalan, posisyon sa kanilang bansa. Number 2, naging ambag sa politika. Number 3, reaksyon ng mga mamamayan sa kanilang aksyon. So next, since magpapakwiz po tayo, hindi po pwedeng hindi tayo magpa-review sa mga bata. So bigyan natin sila ng 5 minutes para makapag-review sa ating quiz, then proceed po tayo sa ating multiple choice na quiz. Maganda mag-multiple choice kasi takaw sa oras kung magpapa-identifications tayo. Magpapa-identification tayo, lalong-lalo na ang spelling. Naku, mga bata, maraming bababa ang grade kapag spelling, identification ang usapan. So, ABCD na lang. So, yan. Ito po mga tanong. Then, that's it. Natapos na po ang pag-share ko sa inyo regarding my classroom observation for May. Regarding my classroom observation number 2. So sana ay may natutunan kayo at sana ay makakuha kayo ng idea kung paano natin i-execute, kung paano po ninyo i-execute ang inyong classroom observation. Yun lang po, maraming salamat. Paalam!